Araw po, ako po si Dr. Willie Ong. At ang topic na pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa tama na gamutan. Tulong, bilisan mo! Willie, may problema tayo. Wala ang tatao sa negosyo eh. Matay na kasi si Ate Marcia. Ikaw na kaya pumalik dito para mapatawad ka na ni Papa. Willie! Hoy! Kailangan na sa emergency, tara na! Ano, Willie? Sandali. Ano hong nangyayari sa kanya? Dok, bigla na lang siyang nawalan ng malay. Kailan pa huwag ganito? Ako ang doktor dito. Bigla na lang siya nawalan ng malay. Masyadong mabilis ang heartbeat ni Mister. Kailangan natin siya ineksura ng pampabagal. Hindi. 70 lang ang blood pressure ng pasyente. Masyadong mataas ang heart rate niya. Hindi makakabuti ang gamot. Masyadong mataas yung heartbeat niya. Kailangan natin ineksura ng pampabagal. Hindi. Iba ang sakit niya. SVT. Kailangan siyang i-shock. Injection. Baka mamatay pa si Mister. Kailangan siyang i-shock. Hindi na. Kailangan natin gawin yung tama dito. Ako ang doktor dito, ha? Mrs. Kailan pa ho ito? Kanina pa, Dok. Kanina. Ano ang problema? SVT ho. 70 ang blood pressure. Boss, mabilis ho kasi yung heartbeat niya. Kaya sabi ko, injection na natin ang pampabagal. Luigi Paddles. Clear. Shocking patient. Pakihawakan yung bata. Baka dumikit. All clear. Mrs., safe na po si Mr. Salamat, Doc. Safe lang, Papa mo. Nako, nagkamali ka ng move. Kaya kitang i-checkmate in 2 moves. Ha? Talaga? Paano mo yung gagawin, Papa? Manood ka. O, ito move number 1. Ayan. Nako, ayan na. Ito ang move number 2. Checkmate. Ang galing mo talaga, Papa! Idol talaga kita! Gusto ko maging kasing husay mo! Mangyayari lang yan, Willie, kapag nag-ensayo kang mabuti at hindi ka susuko, gagaling ka rin katulad ko. Talaga, Papa? Pero huwag mong kalilimutan ang pag-aaral. Importante yan. Hoy, ano ba kayong dalawa dyan? Puro na lang kayo, Chess. Pumasok na nga kayo sa loob. Halika na.
Tingnan ka dyan! Ikaw! Ano tingin-tingin mo dyan? Ano, ha? Magdadaan kami, tatabi kayo, ha? Baka kayo pang ma-ER. Oo nga! Puro-puro pa lang pala, eh. Tara na nga natin yung mga yan! Tara na nga, love! Walang silbi, tara na! Tumag eh! Hayaan na natin yan! Saan kaya papuntay mo ngayon? Dito pala yung nagmamagaling eh. Willie! Tapos ka dyan! Isa ka pa! Ikaw napunta, dito ka lang! Oh, ano? Kaya nyo pa? Itsura nyo parang kayo mga pasyente eh. Parang mga lantang gulay sa palengke ito eh. Ayun o mga walang hiya. Sabihin na kasi kayo para lumakas kayo. Alam nyo, huwag nyo nang pilitin. Hindi nyo naman kaya eh. Ah, ano ka pare? Tara! Uy! Ayun na! Bye! Dali! Ano, masakit? Mayabang talaga ng mga yun. Mukhang masarap yung baon mo na! Oo! Okay na kaya ito lahat? Huwag nyo naman kunin lahat, nagutom din ako. Wala kaming pake! Magutom ka ba dyan? Ano? Sumbong na kaya natin yung mga yun? Wag na. Papatulan ko na sana mga yun eh! Pipitikin ko na sana eh! Sarap patulan, mayayabang masyado. Nag-uusap lang kami, alam mo bang ginawa nila? Ano bang ginawa sa inyo? Ano nangyari? Nanggigigil ako sa galit. Mayayabang eh. Hayaan nyo na lang yung mga yun. Oh, saan ka pupunta? Labas lang ako. Pagpasensyahan mo na mga yun. Bilang isang doktor, dapat meron kayong clinical eye. Ito yung lumalapit pala sa inyo yung pasyente, may diagnosis na kayo, bago pa siya magkonsulta o magsalita. And as much as possible, wala dapat kompetisyon sa isa't isa. Nararamdaman ng pasyente pag nagpapagalingan kayo. Instead of creating the trust between patient and doctor, you're creating confusion. Sa palagay nyo, nakakatulong yun? Ang ilagay nyo sa puso at sa isip ninyo, welfare o kapakanan ng pasyente. Hindi ang mga ego ninyo. Now work as a team. Patayan po ako ng asawa. Hindi ko po alam ang gagawin ko eh. Nay, huwag po kayo mag-alala. Unang-una po na hihiraman ko ako sa inyo. Bibigyan ko na lang po kayo ng calling card ko. Uy! Good job, ah! Idol talaga kita, Tay. Para kang si Superman, ang paborito kong superhero. Thank you.
Bakit? May problema ka ba? Di, dito na lang po kayo. Huwag niyo po akong iiwan. Ha? O sige, dito lang ako sa paradahan. Hindi ako aalis. Babantayan kita. Hihintayin kita dito. Basta mag-aaral ka lang mabuti, ha? Opo, Papa. Oh, sige, pasok ka na. Kumain ka lang na kumain. Nagmamadali tayo. Binisabong kumain. Hanapin na tayo mama mo. Mag-CR lang ako. Kaya umorder ka ng maraming pagkain. Ba't mo pinamimigay ngayon? Eh, busog na po ako. Saka kawawa naman po sila. At saka hindi pa po sila gaanong kumakain. Eh, talagang ganyan ang mga yan. Talagang nanghihingi ng pagkain. Kung minsan nga, pera pa hinihingi nila eh. Ako? Mali po ba yung ginawa ko? Eh, hindi naman sa mali. At hindi rin kasi tama. Dahil pag namihasa naman sila, eh, hindi na sila magsisikap sa buhay. Eh, gusto ko pa rin po sila tulungan. Yung mga iba pong tao man na mahihirap. Eh, sige na. Total na, ibigay mo na rin lang yung pagkain. Mabubusog na sila. Pabayaran pa natin yung kumain natin doon. Ang dami-dami ko niluto para sa inyo. Mapapanis lang yan. Tapos lumabas kayo para kumain. Ano ba yan? Eh, natakam kasi siya doon sa pagkain sa karinderya. Gutom na, kaya pinagbigyan ko na. Ano ba naman? Di ba nag-usap na nga tayo na magtitipid tayo? Dapat eh, hindi mo din hinahatid sa eskwelahan. Dapat nagsuschool bus na lang yan. Eh, ay, naku! Hindi pa niya kayang mag-isa. Natatakot pa. Sus, Mari Josep naman. Masyado mong binibaby yan. Yan ang problema sa'yo eh. Kaya pati yung mga customer, yung tindahan, napapabayaan mo. Hinahanap ka ng mga customer natin. Ako nang bahala sa kanila. Huwag mo silang intindihin. Ako nang bahala sa kanila. Yan ang lagi sinasabi mo. Hindi mo naman ginagawa. Napalaki ko na ang negosyo natin. Hindi ka pa kontento? Eh, di ba dapat habang lumalago ang negosyo, eh, mas nag-iingat tayo sa pera, hindi ba? Marami tayong obligasyon, marami tayong mga utang na kailangan bayaran, marami tayong mga empleyado na kailangan swerduhan. At hindi ko alam yan. Alam ko yan. Eh, alam naman pala eh. Ay, wala ka kasi tiwala sa akin. Teka muna. Paano napasok ang tiwala dito? Eh, negosyo ang pinag-uusapan natin. Teka nga muna. Meron ba akong dapat hindi pagkatiwala sa'yo, ha? Hindi, yun ang ibig kong sabihin. Ay, ano ibig mo sabihin? Ako ang nagtayo ng negosyo niyan. Ako ang nakakalam ng lahat ng pasikot-sikot. Sasabihan na lang kita kapag kailangan ko tulong mo. Teka, bakit? Sa ibang tao ka pa magsasabi? Imbes na sa akin, sarili mong asawa?
Wala akong tama isasagot sa'yo! Wala! Isipin mo na ngayon kung ano gusto mong isipin. Ah, talaga? No, sabihin mo na kung ano gusto mong sabihin. Ah, talaga? Wala akong pakialam! Ayoko na pakialam! Ah, tama na! Ah, sige, so kahit ano pwede kong gawin! Gawin mo kung ano gusto mong gawin! Sige! Bahala ka! Gawin mo kung ano gusto mong gawin! Sige, sige! Gusto mo? Ha? Eh, pwede naman pala! Kahit naman pala! Okay, I want you to recite 2 sentences each. What are your resolutions? Gusto ko po pag-aralan ng auto supply business. Kasi yan po ang malakas ngayon. Ako naman po, I want to start a transportation business as soon as possible po. Oh, ikaw naman, Julie. Sorry po, top 3 lang ako po this year. But I promise, I'll be top 1 po. Okay, good. Oh, ano pang inaantay mo, Willie? Ano naman ang sayo? Ngayong taon, huwag na po kayong mag-aaway. Lagi na lang po tayo masaya. Ano ba naman ang pinagsasasabi mo, Willie? Ayusin mo ngayang pananalita mo. Ma, yun po talaga yung wish ko. Willie, hindi dahil nagtatalo at nagkakasagutan kami ng mama mo madalas, eh ibig sabihin nun eh nag-aaway na kami. Hindi ganun yun. Tama. Ang gusto lang namin ng papa ninyo, maging maayos ang buhay natin. Ito, tatandaan ninyo. Gusto ko maging proud sa inyo balang araw. Kaya kung ano yung mga promise nyo ngayon, kailangan maging successful kayo dyan. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Before we start our class, I want you to perform an exercise. It's called the time capsule. Write down, imagine what you want to be in 25 years. Sinulat ko. Siyempre, magka-car, magka-bahay. Thank of course, you. Gandang buhay in 25 years. Siyempre, makapagtapos din ng doktor, di ba? Ikaw. Ang ganda. Sinulat mo. Pero nilagay ko dun, in 25 years, gusto kong makatulong ako sa libu-libong mga tao. Malay mo nga eh, million-million pa yun. Ha? Ba't ganyan goal mo? Ewan ko, kasi yung, alam mo yung pakiramdam ko na marami akong tao na matutulungan. Malay mo, makachamba, di ba? Hahaha.
Hanggang kailan ka magsisinungaling sa amin? Huh? Ito ang ibig ko sabihin. Nakatugtong ka lang ng kuleyo? Matigas na ang ulo mo? Akala mo ikaw na pinakamatalinong tao sa mundo? Pa, gusto ko kasi magdoktor eh. Punitin mo yan. Punitin mo yan. Kung hindi mo pupunitin, ako pupunit. Ayoko po. Paninindigan mo talaga yan, ha? Magmula ngayon, huwag mo na akong tawagin papa. Pagkita mo matalino ka, mag-isa mo. Magsarili ka dyan. Pumapasok, hindi mo malaman pinalam sa amin? Hindi ko na nga ho nasabi sa inyo eh. Nahihirapan ho kasi ako, kaya ako huminto sa pag-aaral. Nahihirapan o tinataman? Oy, Willie, ayoko ng anak na tambay, ha? Ano nangyayari? Pinauwi mo ko sa mula opisina, ang dami kong trabaho. Pagsabihan mo nga yung anak mo, alam mo bang matagal hindi pumapasok yan? Ano? Willie, anong problema? Ibinibigay naman namin ang lahat ng kailangan mo sa school, ha? Ibiniligyan kita ng bagong kotse. Maingganyo ka lang pumasok. Tapos ito pa rin ang gagawin mo. Sorry po. Teka nga muna. Saan mo ba dinadala yung baong na binibigay namin sa araw-araw? Ha? Itinutulong ko po sa mahihirap. Naawa ho kasi ako sa kanila eh. Naawa ka? Willie, hindi masamang tumulong sa kapwa. Pero kung sa pagtulong mong yan, sarili mo naman ang mapapabayaan mo. Darating ang araw, mas kawawa ka pa kaysa sa kanila. Hindi kabutihan yung ginagawa mo. Ilusyonado ka? Ano ba? Gusto mo bang maging politiko? O gusto mong maging parang santo? Lahat na nga binibigay namin sa'yo, Willie. Hindi ka pa ba nakontento? Kulang pa? Hindi lang naman material na bagay lang. O pera ang nagpapasaya sa tao. Kundi yung pagmamahal. Huwag mo nga akong pagsasalitaan ng ganyan. Pero ma... Tumigil ka na! Itong bastos na to! Hoy, saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos sa'yo! Ako nang bahala sa kanya. Willie! Tol! Alam ko, nandiyan ka. Willie! Willie, alam ko nandiyan ka. Buksan mo naman to. Yun na naman tayo, tol eh. Pumasok ka na doon. Grabe, ang tagal-tagal mo na hindi pumapasok sa school. Nahihirapan na kasi ako. Hindi ko na maintindihan yung nararamdaman ko. Naguguluhan na ako. Nahihirapan ako eh. Tol, ano pa yung silbi ng pagkakaibigan natin? Grabe ka naman. Alam mo naman nandito ako sa'yo, di ba? Kaya kitang tulungan kung ano yung problema mo, Tol. Salamat sa concern mo. Pero sa ngayon, gusto ko mo munang mapag-isa. Iwan mo muna ako. Sunod na lang ako.
Sigurado ka ba dyan? Kumusta nga pala yung tatay mo? Sigaw pa rin ba? Ganun naman pa rin mo. Alam mo, Willie, nung bata ka pa, pag naglalaro kami ng chess ng tatay mo, palagi kang nandun sa tabi niya. Gusto mo bang subukan ako? Sige. Oh, magmerienda muna kayo. Salamat po. Ako naging isang ganap na doktor na, ako mismong gagamot sa inyo. Eh, paano ka magiging doktor? Tumigil ka sa pag-aaral mo. Ano ba talagang problema? Kasi ho, nauutal ho ako sa eskwelahan eh. Nauutal? Eh, bakit ngayon? Pag ako kausap mo, hindi ka naman nauutal. Kanino ka ba talaga nahihiya? Sa mga kaklase mo o sa mga magulang mo? Sa magulang ko, ho. Dahil ba sa iba ang pangarap nila para sa'yo at iba naman yung pangarap mo sa sarili mo? Alam mo, Willie, hindi kasalanan yun. Ang mga magulang, nalulungkot lamang sila kapag nakita nilang pinababayaan ng kanilang mga anak ang kanilang sarili. Ang importante lang, magpursige ka, sipagan mo, at siguruhin mong magtatagumpay ka sa pangarap mo. Kaya mo yan. Okay? Mate! Mate! Ha? Mate kayo! Panalo ako! Talo na naman ako. Talo na kayo. Wala na, Colonel. Wala na. Talo na kayo. Really? Maayaw ko na ba? Di. Balik ka di pa tayo tapos eh. Alam mo, Willie, para lalo akong ganahan, next game natin, lagyan natin ng pusta. Pusta? Oo. Anong klaseng pusta yan?
Pag nantalo kita, babalik ka sa iyong pag-aaral. Oh. Pero Colonel, pag natalo ko huulit kayo, magpapa-check up na ho kayo. Papa-check up? Opo. Mate! Hindi ako nagkamali ng hininga ng tulong. Nakumbinsin ni Colonel Cuano na magbalik sa eskwelahan si Willie. Laking pasasalamat ko at nagawa niya yun. Sana patuloy niyang maalalayan si Willie. Tungkol sa parting yan, kilala ko si Colonel. Maubos na ang yaman, wag lang ang yabang. Good morning po. Oh, Willie. Welcome back. Take your seat. Salamat po. Willie. Kulang pata, ma'am. Kulang pa. Kamusta? Uy, Willie. Buti bumalik ka na. Uy, Willie. Kamusta? Grabe. Kamusta na? Buti nakabalik ka. Sakto, sabay-sabay tayong gagraduate. Sana makahabol ako. Kaya. Oo naman. Saka, si Willie pa. Sobrang talino na to, di ba? Kaya mo na yan, tol. Salamat. Kaya mo yan. Teka. Kamusta na ba yung pamilya mo? Huwag na muna nating pag-usapan yan, tol, ha? Importante, magkakasama na tayo ngayon. Welcome. Welcome back. Salamat. Kumusta naman ang bunso niyong kapatid na si Willie? Matagal na kaming hindi nagkikita dito sa bahay. Okay naman po siya pa. Madalas ko nga po kausap. Balita ko nagseseryoso na siya sa pag-aaral niya. Laman na nga siya ng library eh. Sana naman magtuloy-tuloy na siya. Sayo naman ang talino ni Willie. Welcome to the graduating class of 1988. The graduate of class 88, Michael Perez. Po nalaman na graduation ko ngayon. Sinabihan kami ng Mrs. ni Colonel Cuano. Willie, huwag ka sanang mabibigla, ha? May masama kaming balita sa'yo. Wala na si Colonel Cuano. He passed away a month ago. Anak, ayaw niyang ipasabi sa'yo kasi alam niyang finals mo. Gusto niya mag-concentrate ka sa pag-aaral mo. Ayaw niyang mag-alala ka. Cancer sa lalamunan na ikinamatay niya. Matagal na siyang tinaningan at tangihina. Pero nung magsimula kayong mag-chess araw-araw, nanumbalik ang lakas niya.
Nadugtungan mo ang buhay niya, anak. Ganun ho ba? Salamat ho. Salamat ho sa oras. Kahit alam ko naman na hindi niyo ho gusto to. Pero itutuloy ko ho ito. Magme-med ako. Magiging magaling na doktor ako. Tutulong ako sa milyong-milyong tao. Pagagalingin ko sila. Ang mahalaga lang ngayon eh, nakatapos ka. Congratulations. Congratulations, anak. Congratulations. Cutting. Patient stable. Naitubig po para sa inyo. Salamat. Nay, wag po kayong mag-alala kasi nasa mabuting kamay ang asawa ninyo. Magagaling po silang doktor. Gagaling po ang asawa ninyo. Salamat. Maraming salamat. Dok, magdadrop yung blood pressure ng pasyente. Flat line, okay. One side, sir. Doc, CPR. Okay. Relax lang po kayo, ha? Flatline. Nurse, clean up. Nandiyan na po si Doc. Ginawa ho namin lahat ng magagawa namin. Pero hindi ho talaga kinaya ni Mister. Anong ibig niyo sabihin, Doc? Hindi totoo. Buhay ang kasama ko, di ba, Doc? Buhay! Uminahon po kayo. Uminahon po kayo. Sabi mo, ligtas ang kasama ko dito!
Ngayon mo na ako, Ray. Ikaw ang makita yung asawa ko! Ayos mo na. Alayin mo na siya. Maayos na po. Hindi! Asawa ko! Asawa ko! Willie. Sinayang mga inisis. Dok, kasi... sabi ko lang naman na... magaling kayo at... mabubuhay yung asawa niya. Alam ko maganda yung hangarin mo. Pero... hindi natin hawak ang buhay ng tao. Wala tayong kasiguraduhan. Diyos lang ang nakakaalam ang hangganan ng buhay. So, uulitin, ingatan mo mga bibitaw mong salita. Dahil baka ikapahamak natin yan. Maliwanag? Opo, Dok. Sige na. Sumama na muna sa Mrs. Sawiti. Sorry po. Willie! Ay, nako. Tol, ba't yung nagmumukmuk dyan? Grabing gamit mo. Napakakalat. Buksan ko lang itong bintana. Mamaya, pagbahayan ka ng multo dito. Ako na dyan! Lumilipad lang yung isip ko. Ako na mag-ayos niyan. Tol, alam ko kung ano yung nararamdaman mo. Ganun talaga. Ganun na lang yung buhay nun eh. Pag oras mo na, wala na tayong magagawa dun. Hindi mo naiintindihan eh. Tol, sinigurado ko dun sa asawa ng pasyente. Nag-gagagaling siya. Sinisisi ko yung sarili ko. Hindi dapat nangyari yun eh. Willie, walang kasiguraduhan lahat ng ginagampanan natin tungkulin. Lahat naman ginagawa natin, di ba? Para mapabuti o hindi mapahamak yung mga pasyente natin. Sige na. Balis ka na din. Iwan mo muna ako. Kaya ko to. Kaya ko to. Darating ba sila? Sana. Merry Christmas, ah. Oh, si Willie, oh. Willie, hindi ka pa ba uwi? Hindi pa eh. Tatawagan ko pa sa inyo mga kapatid ko. Sige, mauna na kami, ha. Ingat ka rin, ha.
sinabi sa'yo, hindi ka pa ba nakontento? Kulang pa? Nakatuntong ka lang ng kuleyo. Matigas na ang ulo mo. Akala mo, ikaw na pinakamatalinong tao sa mundo? Magmula ngayon, huwag mo na akong tawagin papa. Pala si Willie, Willie Ong, estudyante ho ako ng psychiatry class. Dok, kasi nahihirapan po ako, nanginginig po yung katawan ko, kumakabog po yung dibdib ko, hindi po ako makapag-isip. Dok, tulungan niyo po. Nahihilo po ako, Dok. Dok, ang dami ko pong iniisip kasi, Dok. Mag-relax ka. Nahihirapan po. Sandali. Maupo ka lang. Mag-relax ka, okay? O ngayon. Ngayon mo ikwento sa akin ang nangyari at kung bakit nagkakaganito ka. Kasi po, Dok. Magulo po ang buhay ko ngayon. Kaso, mahina po yung katawan ko. Gusto ko na pong sumuho. Gusto ko na pong mag-give up. Teka, sandali. Nahihirapan po kasi talaga ako. Iho, sayang naman. Second year, medical student ka na. At nalampasan mo na yung critical stage, which is yun yung first year. Don't worry. Okay? Don't worry. Tutulungan kita. Bibigyan kita ng gamot para dyan. Pero siyempre, kinakailangan, tulungan mo rin ang sarili mo. Yan ang pinakamabisang gamot para dyan sa sakit mo. Pero Dok, makakapag-aral pa ho ba ako? Di na ako makapag-isip eh. Ang hina ako na. Willie, siyempre, may pagpapatuloy mo pag-aaral mo. Magtiwala ka lang sa akin. At kailangan, magtiwala ka rin sa sarili mo. Dok, ano po ba yung sakit ko? Willie, meron kang major depression. Dahil sa stress sa buhay, at dahil nandoon yung takot, kaya hindi ka nakakapag-aral na maayos. Nawawalan ka ng focus. Salamat po. Salamat po. Ikaw kasi, puro ka problema. Dapat naghahanap ka na nagpapasok. Ay, Willie! Tingnan mo to! Dali! Ganda na to, di ba? Ano, type mo? Tara, kilalanin natin.
Halika-lika. Ako bahala. Ayun eh. Excuse me, miss. Bago ka lang dito? Oo. Bakit? Tul pala man. Gusto ka kasi makilala ng friend ko eh. Eto. Pogi yan. Sorry. Busy ako eh. Bakit? Hindi mo ba siya type? Itong kaibigan ko. Pogi na. Mabait pa. Tama. Tsaka matutulungan yun sa pag-aaral mo. Ako na. Miss, pasensya ka na sa kanila. Willie nga pala, Willie. Kayain mo mag-date. Date. Pwede ba tayo mag-date? Date. Sorry, I'm not interested. Kamusta yung pasyente? Doc, as of this morning po, wala na siyang LVM. Okay. Bukod sa pagdudumi, ano pang nararamdaman niya? Doc, stable na yung vital signs niya at hindi rin po siya nilalagnan. Ah, okay. Sila nang bahala sa inyo, ha? Kamusta ang pasyente? Okay naman po, Doc. Nag-improve naman ang asthma niya. Pero may konti pa siyang wheezing sound. Ah, okay. Pero yung gamot niya, pang ilang araw na siya ngayon? Pang-apat na po. Ayun, no? Willie, ayun. Tingnan mo yung dalawa. Ganda, di ba? Eto. Ito yung isa. Ayan, no? Di ba? Chicks yung tol. Bagay na bagay kayo nun. Oo nga, Willie. Pwede. Ano? Pormahan mo na. Dali na. Hindi. Dito ka lang. Dali na mo naman. Dali na. Ayan na, oh. Dali na. What business do you have here? What were you looking at? Wala po. I know you're supposed to be doing your rounds at another ward. Sir, may palis na rin po kami. Go. Sorry, Doc. Ano ba? Daan-daan ka naman. Sorry. Miss. Sandali yo. Uy, ano bang ginagawa mo? Baka mamaya madiskrasya ka niyan. Baka madamay pa ako niyan. Hindi. Ayos lang ako. Pwede ba? Kung pumaporma ka, huwag ka nang umasa. Sayang lang ang oras mo. May duty pa tayo bukas. Willie, what's yours? Why should I give you my name? Pasyente ba kita? Kaibigan, bakit? Close ba tayo? Willie? Willing to wait? Kuya, bayad po. Ako na. Ako nang bahala. Sagot ko na. Bayad ho. Maikiabot ho. Ilan to? Dalawa ho. Ano ba gusto mo mangyari? Gusto ko lang namang makilala ka. Maging kaibigan ka. Gusto mong ipabugbog kita? Marami akong tito na maskulado. At sa payat mong yan, isang pitik pa lang. Tulog ka na. Kuya, para po. Sandali. Huwag ka nang sumunod sa akin. Kawawa na ba? Nag-iisa na. Ako, willing to wait.
Tony. Papa. Si Alma Santos, meron siyang tuberculosis with pericardial effusion. Ibig sabihin po, meron tubig yung kanyang puso at ang kanyang baga. Kaya't kinakailangan siyang lagyan ng tubo sa kanyang dibdib para makatulong to sa kanyang pagaling. Ito naman si Rodel Naciano. He is recovering from serious stroke. Kalahati ng kanyang katawan ay hindi na gumagalaw. Pero, sir, itong si Rodel, isa sa mga taong nagsasabi na kailangan ng gobyerno ang sumusuporta sa mga taong katulad niya. Well, sa aspeto na yan, alam mo namang we're doing all we could with what we have. Napapansin ko, parang nawawala na yung utal mo ah. But hey, excellent work. Good job. Pare. Liz, may dala ako para sa'yo. Pinakamasarap na donut sa buong Pilipinas. Para sa'yo lang yan, ha? Wala nang iba. Okay? Could it be your heart is breaking? I didn't mean to hurt you so. What a fool I could be. Show pa, oh. For you, my love will always be for you. I know we're meant. Thank you. Aray! Akin to! Attention guys! Kailangan daw ng volunteer ni Dr. Mendoza para mag-cambio bag hanggang bukas ng umaga. Sino may gusto? May lakad ako eh. Next time na lang. Elton, ikaw? Birthday ni Elmat Stray. Kailangan sa bahay. Eh, siguro para, siguro sila, tanungin mo, baka pwede ba sila. Lakad pa tayo. Ano na? Kayo mo na. Para sila yung iyayain mo. O ano ba? Sino ba sinyo mag-volunteer? Sige, ako na lang. Ako din. Ako. Ako na dyan. Mag-iisang oras ka na. Alam mo, Lisa, naisip ko lang, ha? Parang kawawa talaga yung ibang tao, no? Kapag wala ka talagang pera para sa ventilator machine, mag-aambubag ka. Kaya nga, hindi tayo pwedeng makatulog. Kaya ngayong gabi, tayong dalawa muna yung magbabantay. Kamusta na kaya sila Willie at Lisa? Baka nag-aaway na yun. Hindi, baka nagkatuluyan na kamo. Oo nga, no? Hayaan na lang natin sila. Tulog na lang tayo. Nakakaawa naman itong mga magdudoktor natin. Mukhang pagod na pagod. Oo nga eh. Lisa, pahinga ka na muna. Ako na dyan. Okay na ho kayo, Tay. Kaya ako gumagaling dahil sa inyo para ako nanonood ng teleserye. Alam niyo, bagay kayo. Di ba sabi ko sa'yo, bagay kayo? Naniwala ka sa sinabi ko? Siopao? Oh,
Ito. Nay, magpapahinga ka muna dito, ha? Magpagaling ka, ha? Babalikan kita mamaya, Nay. Nanay, meron pa po kayong lagnat. Mataas din po yung BP ninyo. Iniinom niyo ba yung mga gamot na nire-reseta sa inyo? Eh, hindi lahat, anak. Mahal kasi yung mga gamot eh. Lalo na yung antibiotics. Eh, alam mo, iho, pagtitinda lang ng gulay ang ikinabubuhay ko. Nanay, sabi po kasi ni Doc, kailangan nyo maubos yung mga gamot ninyo. Lalong-lalo na yung mga antibiotics. Eh, meron ho ba kayong kasama na pwede kong pagbilinan? Bida na ho ako. Yung mga anak ko naman, eh, sa probinsya na naglalagi. Doon na sila naninirahan. Eh, ako na lang ho ang mag-isa dito. Ganun ho ba? Ayaw nyo ho bang umuwi ng probinsya para doon magpahinga? May kanya-kanya na silang buhay. At hirap na hirap din. Kaya nga ayok na silang bigyan ng... Baka mahirapan sila eh. Nay, sige ho. Hindi ko na ho kayo tatanungin. Siguro mas mabuti ho sa ngayon magpahinga. Magpahinga ho kayo, Nay. Parang... tumataas ho yung lagnat ninyo. Giniginaw ho ba kayo? Sige po. Dito lang po kayo. May kukunin lang po ako. Nay? Dok. Punasan ko lang ho kayo. Opo. Kamusta ho yung pakiramdam nyo? Okay na? Oo, Dok. Salamat, Dok. Hindi mo ako pinabayaan. Nay, hindi pa ho ako doktor. Clerk pa lang ho ako. Alam nyo, napakagaling nyo talagang doktor at pinakamabait. Ginagawa ko lang naman ho yung tungkulin ko eh. Ano, Dok? Kahit mangutang ako, gusto ko... ikaw na maging doktor ko habang buhay. Pangako ko sa inyo, Nay. Aalagaan ko kayo. Ako ang bahala sa inyo. Salamat po. Marami salamat po. Tulong ko sa inyo. Bigay ko po sa inyo yan. Hindi. Sa inyo po yan. Salamat po, Dok. Wala ho yun, Nay. Maraming salamat po. Kumusta ka na? Mabuti naman po, Dok. Medyo nagiging busy na ho sa internship. At marami na rin ho akong nakakasalamuhang mga pasyente. That's good. Oh, kaya nga, hindi ba sinabi ko sa'yo, may pagpapatuloy mo ang pag-aaral mo. At saka tingnan mo, ang kaba mo, wala na eh. You are gaining confidence. Oo nga ho, Dok eh. Tsaka ganito ho pala yung pakiramdam ng doktor, no?
masaya ka kahit pagod. Kasi may natutulungan ka. Alam mo, Willie, sa tingin ko magaling ka na eh. Kaya alam mo, dapat ihinto na natin ang ating consultations at therapy. Huwag mo na lang kalimutan yung billing ko sa'yo, ha? Palaging positibo ka lang. Opo, Dok. Tatandaan ko lahat ng mga payo nyo sa'kin. Maraming maraming salamat po. Mm. At may ibibigay nga ho pala ako sa inyo. Sandali. Paano mo nalaman na paborito ko ito? Na, Willie, maraming salamat, ha? Dok, ako talaga yung dapat magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Willie, you keep up the good work and good luck. I'll see you. Basta. Angel, dito ko pala. Balita ko, sabi ng daddy mo, doktor ka na. Oo nga ho eh, graduate na. Congratulations. Thank you very much, Angel. Okay. Sa nga pala, mga batchmates ko, turo lahat at bagong graduate. Ang dami ang doktor sa Pilipinas. Naisip ko nga minsan, baka hindi ko marating mga narating ninyo. Mike, huwag ka mo nang mape-pressure ka eh. Pag inisip mo, ano yung narating ng daddy mo, ano narating ko. Basta gawin mo lang yung sa tingin mo, masaya ka. At paano ka makapagpapasaya ng tao, gawin mo lang yung tama, the rest will follow. Alam mo, ito sinasabi na ito. Hindi lang para kayo sa ito, ha? Para sa inyo lahat. Tandaan niyo, kailangan masaya kayo sa ginagawa niyo. In my mind, I see you crying. Could it be your heart is breaking? I check me. I know we're meant to be. It's true. Just call for me. I'll always be with you. What is life without you? The night is empty. Sometimes I dream you would come to me and kiss me tenderly. In my mind I see you crying. Could it be your heart is breaking? Tandaan nyo, yung pinalala ko sa inyo, importante, si Boss. Nakaintindihan tayo? Yes, Uncle. Hindi ko ine-expect na magiging kayo ni Mike, ha? Oo nga eh. Kayo nga rin ni Willie, hindi ko yung ine-expect na magiging kayo. Willie, pasensya ka na sa mga nagawa ko dati, ha? Nakawala ayun, oh. Kung di nga dahil dun. Wala ako ngayon dito, di ba? Tsaka may natutunan ako lalo na sa'yo. Lalo akong tumibay. Pare, seryoso. Maniwala ka sa akin, magiging magaling kang doktor. Balang araw. Enjoy lang kayo, ah. Enjoy. Thank you, Uncle. Open to. Balik lang kayo. Thank you, Uncle. Thank you, Uncle. Mabuhay! Mabuhay ang mga doktor! Mabuhay! Lisa, sobrang swerte ko sa'yo. Kasi parang gumaang lahat sa buhay ko nung dumating ka.
Hindi ko na kailangang inumin to eh. Willie, sigurado ka ba dyan? Baka mamaya mapaano ka. Lisa, siguradong sigurado ako. Dahil ikaw ang lunas sa kalagayan ko at ikaw ang gamot sa mga problema ko. Lisa, masayang masaya ako sa'yo. Ako rin, Willie. Sana nga ikaw yung lalaking sinasabi ni Mami noon na makakasama ko habang buhay. Anak, parati ko ang pinagdarasal na sana isang araw, kapag handa ka na, may makilala kang isang lalaking mabait, may takot sa Diyos, at talagang mamahalin ka. Lisa, ako nga yun. Mami! Tama po yung sinabi nyo. Lisa, ako yun. Salamat sa mami mo kasi nandiyan ka. Dahil sa'yo matutupad lahat ng pangarap ko. Pangarap natin ang makatulong sa maraming tao. Willie, sa gabay ng Diyos mangyayari yan. Basta, dapat wag lang natin madaliin. Pasensya na ha. Hindi kasi ako naniniwala sa Diyos eh. Hindi ako naniniwala sa gabay niya. Kung ano man ang pinagdadaanan mong hirap sa buhay, ang lahat ng yan, pagsubok lang ng Diyos. Meron siyang nakalaang solusyon dyan para sa'yo. Titiisin mo yan, ha? I will. Para sa'yo. Para sa pangarap natin. And here, kids, this was taken in the Josefa Belia Maternity Hospital. Makikita nyo sa picture na to na yung dalawang bata pinagkakasya sa isang crib just because there was no space in the hospital. O, tandaan nyo yan, ha? Baka mag-appear yan sa exam ninyo. Yes, ma'am. And here, in the 1950s, polio and many other infectious diseases caused many deaths. At anong nakasolve dyan? Anyone? Vitamins. Vitamins? No. Anyone else? Bottled water. Hmm? Bottled water? Ma'am, bakuna. Very good. Vaccination helps reduce polio and many other infectious diseases. And in this painting, you can see Edward Jenner, who created the first vaccination in 1796. Vaccine? Vaccine. Ma'am, ano po itong box na nasa likod? Box? Ayun po, ma'am. Oh, may box. May box. Oh! Anong box? Ano to? Ano ba may box to? Pulay-pula po. Ano yun? Wow! Sino kaya yun? Sino kaya galing? Sino kaya naglagay nito? Sino kaya? Lisa, will you marry me? Yes! 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 Ba mapipigilan ng mga yan? Aba, ikaw ang ama, di ba dapat ikaw? Ikaw ang nanay. Gawain ang nanay yan. Ikaw, okay, well, na. Saan ba sila mama? Thank you.
Pa, ma, si Liza po, girlfriend ko. Alam mo, marami kaming plano para sa'yo. Pero biniglaan mo kami. Sigurado na ba kayo sa gagawin ninyo? Mabait po si Liza. Nanggaling po siya sa mabuting pamilya. Nagmamahalan po kaming dalawa. Magkakilala na ba kayo ng lubos? Tsaka nagmamahalan? Bubuhayin ba kayo ng pagmamahal na yan? Ma, magtutulungan naman ho kaming dalawa eh. Susubukan po namin na makabuo ng maayos na pamilya. Paano nyo maaasahang makabuo kayo ng maayos na pamilya kung hindi mo naman sinusunod ang gusto namin para sa'yo? Tama. Tignan mo si Kuya Wilson mo. Magaling sa business. Si Kuya William mo, head ng marketing. At si ate mo, magaling sa sales. Kaya panatag kami ng papa mo. Ang pagkakaiba mo sa mga kapatid mo, sila, sinunod nila ang lahat ng pangarap namin para sa kanila. May sinusunod din naman po kami ni Lisa na pangarap po namin. Let us welcome into our Christian community our newly wedded couple, Willie and Lisa Ong.
Willie, kailangan kita. Mga kapatid mo, nag-resign lahat. Magkakasunod. Iba-iba ng dahilan. Wala nang ibang pwedeng magpatakbo ng kumpanya. Ikaw lang ang pwede kong pagkatiwalaan na malalapitan ko. Sana lang mabigyan mo ako ng konting oras mo. Mapapakinabangan mo rin naman to eh. Alam ko, madalas kayong gipit ni Lisa. Pa, residente ho ako dito. Hindi ko huhawak ang oras ko. Nakita niyo ba yung bata kanina doon? Siya yung huli kong niligtas. Pa-doktor na ako, iba na yung linya ko eh. Alam ko, mas malaking kinikita ninyo kaysa sa akin. Pero pa, buhay ang hawak ko dito. Pero ang sarili mong pamilya, hindi mo kayang iligtas. Sigurado naman po ako ng ibang tao na mas makakatulong sa inyo. Pasensya na ho pa. Salamat talaga. Tayo. Nurse, nagyan ba yung doktor? Sumasakit sa tiyan niya eh. Nag-dance lang po si Doc. Paki-fill upan niyo na nga lang po ito. Matatagal lang ba siya? Sandali lang po siya. Kawawa naman itong anak ko eh. Eh, paki-fill upan mo muna ito, sir. Nurse, wala pa ba? Wala pa po eh. Pasensya ka na. Bihira naman oh. Kanina pa kami dito eh. Kalma lang po. Dahan-dahan lang, sir. Ano ba? Sir, bakit? Anong problema? Tignan mo yung anak ko! Kanina pa namamalipit yan eh. Paano kung may mangyari sa kanya? Sandali lang, sir. Pasyente. Ang dami lang yung pasyente oh. Nakikita mo ba, sir? Buhay ito ng anak ko. Paano yung anak ko? Uy, huwakan! Guard! Guard! May nag-aaway doon! Ako na hong bahala sa anak niyo. Siguraduhin mo lang, ha? Kapag may nangyari sa anak ko, mananagot ka! Ano yan? Huwag kang maingay dyan. Bakit hindi mo sinabi sa... Natutulog ang mata. Doon tayo sa balkonahe. Ano, Lisa? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano ko sasabihin? Nandito ka ba? Pareho tayong doktor. Tignan mo nga o, napabayaan natin yung anak natin. Ako, di ako umalis sa tabi niya. Inalagaan ko siya. Hindi dahil doktor ako, pero dahil nanay ako. Ano sa tingin mo ginagawa ko sa ospital? Huwag mo nga akong sasabihan ko anong buhay sa ospital. Dahil doktor din ako. Alam kong kailangan nating magsilbi at mag-alaga ng ibang tao. Pero sana, huwag mo namang kalimutang may sarili tayong pamilya. Lisa, ano ba gusto mong gawin ko ha? Tumigil ako. Sige, hindi na ako magjo-duty. Ihihinto ka na rin yung charity clinic natin. Willie,
sinusuportahan naman kita. Pero dapat maging totoo lang tayo sa isa't isa. Maaring hindi ako mabuting asawa at ama ngayon. Huwag kang mag-alala. Pupunuan ko lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Alam ko yun, Willie. Pero dapat ibalanse lang natin. Yun lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Si Mama. Sige. Ano ba kasi nangyari pa? Baka napapasobra yung mga kinakain yung matataba. Hindi maiwasan ko minsan yung mga imbitasyon eh. Titignan ko. Hingang malalim. Hingang malalim. Pigil, pigil. Okay. Hingang malalim ulit. Masakit ho. Jan, Jan. Dadalhin ko ho kayo sa ospital. Para sigurado tayo. Ha? Ospital? Sige na, para makasigurado tayo, makinig ka kay Willie. Ha? Sige na. Seryoso ka? Tol, doktor ka ng Pilipinas. Bakit ka aalis? Hindi mo ba natatandaan yung usapan natin, yung motto natin, para sa bayan? Yung walang aalis sa atin, walang magtatrabaho sa ibang bansa, dito lang tayo sa bansa natin. Matagal na namin ito na plano ng misis ko. Alam mo naman, di ba, limitado lang yung sweldo natin. Misa pa nga, abonado tayo eh. Alam ko, alam mo yun. Hindi matutumbasan ng pera to. Pasensya na, Willie, ah. Buo na yung pasya ko. Alam ko, disappointed ka sa akin, pero di ko kayang sakripisyo yung buhay ng pamilya ko. Maintindihan mo rin ako. Sir, hindi ko pa ho kaya. Baka pwedeng iba na lang na mas qualified sa akin. Ano naman sinasabi mo? Hindi pwedeng ganyan na... Kaya ka nga pinili ng mga residente mo kasi may tiwala kami sa'yo. Oh, ito. Itong chart, ha? Pag-aralan mo yan. Parati kang magdadasal kay Mama Mary katulad ni Mami, ha? Tutulungan ka niya sa kahit na anong problema mo. Parati niya tayong ginagabayan sa kahit na anong oras. Kaya dapat, hindi natin siya kakalimutan na pasalamatan. Apo, Mami. Kaya nga dapat ikaw, yung pag-aaral mo, huwag mo pababayaan, ha? Apo, Mami, palagi po akong nagre-recite at active po ako sa eskwela. Yan naman ang gusto kong marinig, anak. Very good. Basta pangako ko sa'yo, magiging doktor ako. Salamat, anak. Salamat. Seryoso po ang kondisyon ng asawa niyo, ma'am. May liver cancer siya. At nasa advanced stage sa po ito. Ha? Paano nangyari yun? Okay naman siya. Malusog naman siya nung isang buwan na nakapag-abroad pa nga siya. Baka naman mali ang diagnosis niyo. Baka mali. Sorry, ma'am. Ginawa na po namin ng lahat. Pinaulit-ulit namin ng test sa kanya. Meron na po tayong result sa kanya. Hindi na po ito kayang operahan. Teka muna. Baka naman magawa niyo ng paraan yan. Magbabayad ako kahit magkano. Pa, mga dalubhasa ho yung mga doktor na kasama ko dito sa kaso ni Papa. Masakit man sa loob natin, supportive therapy na lang ang pwede nating ibigay sa kanya. Gamot sa kirot. Nang sa ganun, kahit yung mga natitira niyang araw dito, maging maginhawa siya. Ano? Ganun na lang yun? Hindi ka mag-iisip na ibang paraan. Ganun na lang yun, ha? Yung ibang tao na papagamot. Pero yung papa mo, hindi mo kaya, ha? Wala ka bang gagawin, ma'am, mo alam. We are doing the best we can.
dalawa. Maayos na rin ang kinalabasan ng anak natin si Willie. Marami siyang natutulungan mahihirap. Oo nga pa. Kahit anong pigil natin sa kanya, ginawa pa rin niya kung anong gusto niya. Mabuti na lang nandyan si Lisa. Mabait at sumusuporta sa kanya. Ganyan lang talaga ang buhay. Ma. Yes, Pa. Kapag wala na ako, ikaw na bahala sa mga anak natin. Pa. Lalo-lalo na kay Willie. Siguraduhin mo may pagpapatuloy niya yung ginagawa niyang pagtulong. Tulong na rin natin yan sa lipunan. Pa, huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Ha? Oh. Gagaling ka pa, ha? Kaya natin to. Kaya natin to, Pa. Gagaling ka pa, ha? Pasensya ka na kung naging mahigpit ako sa'yo. Para sa future mo yun. Alam kong alam mo yun. Pinabibigay ng Papa mo sa'yo yan. Para daw
mas marami kang matulungan. Sabi ng papa mo, ibigay ko daw yan sa'yo. Ma! Sorry po. Man. Bigyan mo ko ng senyales. Bigyan mo ko ng senyales. Lisa! Hindi ka maniniwala sa nangyari sa akin. Ano bang sinasabi mo? Lisa, tama ka! Ano nangyari? Ano ulit sinasabi mo? Lisa, tama ka! Na ano? Totoo ngang may Diyos. Naramdaman ko siya kanina. Ha? Kanina kasi, parang ang gulo-gulo ng isip ko. Nasa punto na ako na wabakasan ko yung buhay ko, pero nagpakita siya sa akin ng senyales, Lisa. Sabi ko sa'yo... Lisa, mahal niya ako. Ginagabayan niya ako, Lisa. Sabi ko sa'yo, Willie, sabi ko sa'yo, maniwala ka lang. Maniwala ka lang. Maraming ulit na nagkasala at kinalimutan kita. Wala sa akin ang mga pangaral mo. Inalipin ang tukso, kabutihan mo'y sadyang walang hanggan. Kahit kay dami ng aking pagkukulang, nandiyan ka pa rin, di ako pinabayaan. Palagi ang pag-ibig mo'y laan. Kilang Diyos, kami ay tinubos sa mga pagkakasala, ikaw ay nalimot. Nawa kami ay kabayan patungo sa tamang daan at hanguin sa kasalanan. Salamat sa iyo kabutihan,
kami patuloy na bigyan ng kalakasan. Maraming salamat ho, sir. Sana ho pagbigyan nyo kaming makatulong sa ibang tao sa pamamagitan ninyo po. Don't worry, Doc. Malay nyo, may maghanap sa atin ng ganitong klaseng concept. Alam nyo naman ang kompetensya sa industriya. Anyway, nasa akin naman ang contact numbers nyo. We will keep you posted as soon as possible. Makatulong sa mga tao sa pagbibigay ho ng health tips sa pamamagitan ho ng radyo at telebisyon. Sana po matulungan nyo po kami. To be honest with you, your vision is good. But don't get us wrong. Hindi kayo pang TV material. Kaya pa ba natin to? Ilang buwan na tayong pabalik-balik sa iba't ibang stasyon. Ayaw ko, Lisa, kasi nasasayangan ako eh. Alam mo yun, konting tao lang yung nakakaalam. Iba pa rin kasi talaga kapag telebisyon o radyo. Doon walang limitasyon. Baka naman may iba pang paraan. Totoo po bang lalabas kayo sa TV, Papa? Ha? Mag-aartista po kayo ni Mami? Totoo na lalabas kami sa TV, pero hindi kami mag-aartista. Gusto lang namin gumawa ng show para makatulong sa mga tao, lalong-lalo na sa mga may sakit. Bakit? Gusto niyo bang sumama? Opo! Gusto ko po sumama! O sige! Di sama-sama na tayo! Thank you.